She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Alam yung tubig na lang, wala nang pang juice. Mga kumaray, luto na ang ating maruya, paborito ng lahat ng Pinoy. Maingit! And now we come to the Hello mga kumaray, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Recipe na makikita nyo na street food sa Pilipinas. Ito ay ang gawa sa saging, kundi ang tinatawag nating maruya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng maruya, mga kumari. Street food ito na gusto-gusto ng mga kabataan, lalo na sa school. Ito ang ating mga ingredients sa ating gagawing maruya. Siyempre, kailangan natin ng saging na saba. Yung hinog, yung huwag na masyadong hinog, huwag na masyadong overripe na saging, di rin masarap, di ba? Then, kailangan natin ng pang budbud mamaya, ng white sugar. Kailangan din ng ating food color. Ang food color ko ngayon ay yellow-orange. Then, kailangan din natin ng harina at saka konting tubig. At syempre, kailangan din natin ng oil. Mapapry ba yung maruya kung walang oil, di ba? So, let's start, mga kumare. Okay, ilagay muna natin yung food color. Ilagay na rin natin yung tubig. Ayan. Tsaka natin siya tunawing mabuti. Pagkatunaw natin, nasama-sama natin yung tubig at saka yung food color, saka natin ilagay yung ating harina. Depende sa inyo kung ilan ang saging na gagamitin nyo. Siyempre, pag maraming saging, marami kayong tutunawin na harina. Kulang yung tubig. Kailangan naka-gloves kayo pag magagawa kayo ng maruya kasi nag-orange yung mga daliri natin pag hindi tayo naka-gloves. Ako wala akong gloves kaya cellophane na lang yung ginamit ko. So ganito mga kumare yung mixture niya. Oh. Hindi masyadong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. Huwag niyong pakalabnawin basta nagagawa kayo ng maruya kasi the tendency hindi magiging crispy yung mga tagiliran ng ating maruya. Kaya ganito lang yung mixture niya. Ayan. So, set aside natin yan. Babalatan na natin yung ating saging. Ito ang pagbalat ng saging. Pagbalat nyo ng saging, diretso nyo na yung i-slice yung ganito. Ayan. Tapos ganyan. Tapos huwag mo i-diretso. Gaganan nyo yan, oh. Pipisilin nyo sa magkabilang dito. Pisilin nyo yan dyan. Tapos saka nyo yan palaparin. Ganyan siya. Ito lang yung nahinog sa saging ko mga kumari. Kaya ito lang may pipresent ko sa inyo. Ayan. Iyan yung pinakapit ng saging. Tapos, ayan. Hanggang dyan lang yan. Huwag niyong ididiretso. Tapos, ganyan. Tapos, i-open nyo para maging pamaypay. Tapos, pindutin nyo. Ayan. So, ito na mga kumari. Na-slice ko na yung ating saging na lulutuin. So, ready na natin yung ating kawalik. Tapos, lagyan natin ng oil. 10 pesos ito na oil. Malaki ang kita basta sa saging kasi dati nagpiprito ako ng saging. Malaki yung kita niya. Nasa kalahati yung pakinabang basta babarbecue ka, nagmamaruya ka, nagtuturon ka, malaki ang pakinabang. Habang nagpapainit tayo yung kawali, ganito ang pagtubog ng ating maruya. Kailangan naka-plastic yung kamay nyo kasi mapupuno kayo ng food color. Ayan, ganyan yan. Tapos, ganin nyo lang siya. Painit na yung ating kawali, so ilalagay na natin. Kainain nyo ng konti yung apoy. Isama yung kamay nyo doon sa saging, ha?
Kailangan ingat-ingat lang kayo sa paglagay. Kanyan lang, oh. Tingnan nyo, turuan ko kayo. Lagay yung dulo, tapos bitawan. Oh, alam nyo na mga kumare. Tapos ilagay nyo na yan dito. Lahat yan para naka-ready na yan. Ma-absorb na niya yung pinakari na. Huwag nyo naman punuin yung eksakto lang. Yan. Para kukunin nyo na lang mamaya. Malalaman nyo kapag crispy na yung inyong, pagluto na yung kabila ng inyong maruya, pag crispy man na yung tabihan, ayan o. Oh. Akala nyo matatagsikan nyo. Pero... Saliktarin nyo lang. Ay! Napakadali lang gawin ng maruya. As in, napakadali. Tapos habang nandito tayo sa loob ng bahay, masal gustong gusto ito ng mga bata na pang-stack, di ba? Pag ito kayo ng ganito, oh, sobrang problema niyo sa inyong mga anak. Busog ang tiyanbid, malamig na tubig, isa. Malamig tubig dala, wala nang pang-juice. Kalamansi juice ang i-partner niyo dito. Pag yung lalakasan ng apoy mga kumariha, ganyan lang, oh. Kasi pag, pag binigla niyo yung apoy, masusunog yung ibabaw niya, yung loob, hilaw. Anyway, ito, pag naluto na niyo na yung inyong maruya, kailangan lalagyan niyo na kagad yan ng asukar. Kasi the tendency, hindi nadidikit yung asukar ninyo. Kaya kailangan na malalagyan nung kagad hanggat mainit pa. Tapos, saka niyo kalugin. So, ayan na siya. Mga kumare, luto na ang ating maruya, paborito ng lahat ng Pinoy. So, titikman na natin. Maingit. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Bye!